Parang kailan lang matunog ang mga trade rumors involving D'Angelo Russell. Enero ng taong ito nang naging matunog ang mga posibleng trade scenarios ng Lakers point guard. Ngunit mabilis ang ginawang pag-rest back ni D'Lo, ibang-iba sa performance niya prior to trade rumors. Dahil kapag ahambing-hambingin natin ang mga numero niya kada buwan mula na magsimula ang season na ito, makikita na umangat ng hustong stats ni Russell. In fact, dumoble pa nga ang produksyon niya sa puntos noong Enero kung ikukumpara natin ito sa produksyon niya noong Disyembre. Factor din syempre yung naging minor injury niya kaya hindi niya nakuha yung consistency sa laro. Pero nagtuloy-tuloy ang pamamayagpag niya sa buwan ng Pebrero at mukhang lalo pang tumindi ngayong panimula ng Marso. Kaabang-abang kung paano niya tatapusin ang regular season na ito lalo na't palapit na ang postseason. Pero ang gusto kong ipabatid sa iyo dito ay hindi yung mga numero o stats lang ni D'Lo. Masigit pa dyan yung napansin ko. Bukod kasi sa malaking tiwala ng mga teammates niya sa kanya to take over a game, nakikitaan din siya ngayon ng kakaibang kumpiyansa. Isang bagay na nawala sa kanya noong Disyembre kung saan sobrang alat ng kanyang laro na nagresulta ng 10 points per game sa buong buwan. Siguro, malaking bagay na rin yung mga bali-balitang trade kaya nag-init si D'Angelo. Minsan na siyang binitawan ng Lakers at mukhang ayaw niyang maulit ito. Ano man ang dahilan kung ano ang sanhi at paano niya nakuha muli ang kanyang laro at kumpiyansa. Ang mahalaga, timing ito, lalo na't parating na tayo sa pinaka-crucial na bahagi ng season. Kumakailan lang ay umiscore ng 44 points si Russell laban niya sa Milwaukee Bucks kung saan present pa si Giannis at Dame at inactive naman si LeBron. D'Lo was the high point man and was really on fire that game. 9 out of 12 sa 3 and mainly the go-to guy sa mga dying minutes ng laro. Ang 44 points na to ay tanda na capable talaga ang gwardiya na umiscore ng malaki. Capable to be the main man and take over the game kung gugustuhin niya. 6 na beses pa lang sa karera ni D'Lo na umiscore siya ng 40 points or more sa isang laro. And the last time na ginawa niya ito, 2019 pa. Pero hindi ibig sabihin na matagal na ay hindi niya kayang ulitin. Dahil saksi tayo na kaya pa rin niya kapag inasahan talaga siya. At yun nga, kapag mataas ang confidence o kumpiyansa niya. Pero di naman din kinakailangan na dapat siyang umiscore ng ganito kataas on a nightly basis. But he needs to score around 25 points or more sa mga remaining games ng Lakers para sa playoff push nila at makaiwas na rin sa play-in tournament. Ngunit bakit nga ba 25 points or more? Dahil kung ibabase natin sa statistics, 11-3 ang record ng Lakers when D'Lo scores 25 points and up. Ibig sabihin, malaki yung winning chances ng koponan kapag nasa 25 points or more ang scoring output ng 8-year veteran point guard. Third leading scorer ng Lakers si D'Lo behind LeBron and AD. At kapag wala o alat yung isa man dun sa top 2 scorers nila, si D'Lo talaga ang inaasahan na pumutok at gumawa para sa team. Dahil kung hindi siya gagawa, sino? Sa ngayon, hindi nila mapakinabangan pa si Gabe Vincent. Nag-a-adjust pa si Dinwiddie at tamang role at scoring lang ang ambang ni Reeves at Hachimura. Si D'Angelo Russell, ang X-factor ng Lakers in this last stretch ng regular season. And if D'Lo plays like this in the postseason too, malaking threat ang LA sa kahit sinong koponan. Pangalawa si D'Lo sa may highest 3-point field goal percentage this season with at least 6 attempts per game, shooting at 42%. That's his career best so far from downtown. And since he is converting more 3-point shots this season, dapat din na mas lalong i-maximize ito ng Lakers. In short, more looks beyond the arc for D'Lo. At mabigyan din siya ng moments sa mga crunch time kahit playing pa si AD at Bron para lang tuloy-tuloy ang confidence niya. Sa palagay mo, tama kaya ang Lakers na hindi siya binitawan at trinade sa ibang team? Sang-ayon ka ba na siya ang X-factor ng Lakers sa playoffs o hindi? Ibigay na ang iyong komento sa ibaba.